Lima sa 18 kataong sugatan sa pagsabog sa isang restaurant sa Calapan City nananatili pa rin sa ospital. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nakalabas na mula sa paggamutan ang 13 sa 18 sugatan sa pagsabog sa isang restaurant sa isang mall sa Calapan City, Oriental Mindoro. 2 sa 5 natitira sa ospital ay nasa ICU ayon sa city administrator. Ang isa sa kanila, inaasahang makakalabas din ngayong araw. Sa braso, 3 degree burns po, sa may mga sa mukha, mayroon po sa likod, sa paa, ano po, sa katawan, medyo ano po kaya masailan ng konti. Kami po, mataas naman ang ano, ang pag-asa na maayos po. Gas leak ang itinuturong sanhi ng pagsabog. Batay sa impormasyon, nagsagawa ng renovation sa mga gas pipe ng mall itong mga nakarang araw bago ang insidente. Nakatakda raw isagawa ng mga otoridad ng gas leak testing sa lugar. May mga ginawang pagbabago doon sa ano, itong mga nagdaang araw yung mall. So, yun ang gusto po nating tingnan. Ano ba talaga yun? At yun ba'y may posibleng kaugnayan doon sa nangyari po ng insidente. Bukas ang mall sa mga namamasyal pero sarado muna ang lahat ng klase ng kainan. Ininspeksyon naman daw muna ang gusali bago muling buksan sa publiko. Ang pinatigil lang po yung lahat ng mga restaurants or yung mga facilities and establishments na merong sinusupply na LPG, yung sa centralized na supplies po nila. Walang tugon ang pamunuan ng mall nang hingan sila ng pahayag. Pero ayon sa Calapan City LGU, kumuha na ang mga ito ng sarili nilang third-party agency para magsagawa ng assessment. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.